Ito po, good evening sa lahat po natin mga subscribers. Palabas po ako sa Western Union. Pinadala ko na po lahat yung pera para sa Friday. Friday dito sa US at Saturday po dyan sa Pilipinas. So, andyan na po, nakahanda na po lahat-lahat. Ang mga mapapanalunan na aking mga subscribers at viewers. Ako ay tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po ako na tayo ay muli makakasama-sama sa Biyernes. Biyernes dito ng 10:30 ng gabi, East Coast. And then, 11:30 po ng Sabado dyan sa Pilipinas. So, sama-sama po tayo, sama-sama po tayong ipagdiwang ang naka... I just got my channel monetized, so I want to express my gratitude. I want to spend my time and everything for you guys. Just express how happy I am. Just tell you, I'm so grateful that you have my channel, that you subscribe my channel, that you help me in my channel. So without you guys, my channel will not be as of what it is now. So malaki pong pasasalamat na together naman sa inyo. Ito, naglalakad na ako. So, yun po, nakahanda na po lahat-lahat. Saka yung mga mananalo po. So, pa na lang. Yung sa GCash po, ano, kasi pag ilalagay pala sa GCash yan, may, ano ba yung tawag ng kapatid ko doon? May cash out daw yun. So, parang ang conversion po natin sa dollars ay magiging 49 po. Kasi, para ma-offset naman yung cash out. Kasi, ano, naka-red. Napakalaki pong halaga na ipadala ko ngayon. May napadala na akong dati. Eh, syempre, hindi ko naman alam. There might be some other games na bigla na lang magsulputan. So, gusto ko po lahat-lahat po ay mapapaligaya ng Together as One. Kung wala po kayo, hindi po magiging Together as One ang aking channel. Kaya dahil pong nagtatanong sa akin, bakit daw naging Together as One? Kasi ang dalawang tao, pag sila nagkaisa, mas marami nagagawa. Kaya sa libo-libo man ang tao, na hindi naman sila nagkakaisa, bali wala yun. So yun po ang reason why I have that parang kwan ng aking channel na Together as One. Kasi kahit gaano kayo karami, kung hindi naman kayo nagkakaunawa, wala naman kayong kasunduan, wala naman kayong, there is no unity, so it's useless. So even you are just two, if you work as one, daig nyo pa ang 1,000 na hindi naman nagkakasundo-sundo. So yun po ang dahilan, kahit tinawag ko po yung aking channel na Together as One. Ito po, naglalakad ako, madilim na naman na, madilim na, madilim ako umalis sa bahay, madilim na akong pauwi. Ganito po dito, pag winter na po, ang haba ng gabi. Hindi naman gabi na ko, kundi mahaba po. Ang daling dumilim. Ayun po, so, ito, tsaka, kaya sana nga bagla nakuha nyo yun, kasi, tulungan sabi ko, aside from yung sa Kugos group, na yung $5 each, bali ang conversion ko na lang noon ay magbibigay na lang ako ng 250 pesos sa bawat isa na parang kapalit ng $5 nila. Pero yung sa mga $10, $20, $100, tsaka $200, parang magiging $49 nila kasi napakalaki po ng cash out na binayaran ng aking kapatid para may lagay lang po doon sa GCash. So yun po, sana maunawaan po ninyo yun. At saka hindi lang po yan ang ating palaro. Tulad po nung sabi ko, so probably I gonna upload after my granelis. I gonna upload a video about what Christmas means to me. So probably you are now ready on what is that all about, what Christmas means to you. So tayo-tayo po, ang daming kahulugan po ng Pasko. Nung bata po kami, Diyos ko, pagpasad sabihin namin yung Pasko. Kasi parang tatlong beses lang kayo magkakaroon ng bagong damit. Kasi uniform naman ang gamit, di ba? So, sa pasukan, may bagong damit. Sa fiesta, mayroon. O parang apat pala tapos sa mahal na araw. And then, sa Pasko. Ganun po. At saka, ang palagi sinasabi sa amin noon dati. O, sige, yung mga medyas nyo, ayusin niyo yan. Kasi pag sinagit ninyo sa Pasko at may butas, naku, walang maibigyan Santa Claus. Yun ang palagi nasa isip. Kasi yun ang sinasabi natin medyas, no? Isasabit kung saan sa bintana, kung ganun man, para may lagay na regalo. Ito po, okay, nakatambay muna dito. Ayan po ang elevator. O pa, kung pababa. Pero maya-maya muna ng konti. Gusto ko muna tapusin to. So, yun po, parang ganun po. So, yun pala, parang as I grew up,
I came to realize na siguro kasi sinasabi ni Nan tsaka sa tatay na ingatan yung mga medyas kasi parang dalawa medyas lang naman ang gamit namin sa loob ng school year para magmabutas, para tumagal ang mga medyas, diba? Maybe that was the reason behind. So, minsan nang tinanong ko si nanay, nung nandito na, sabi ko, tay, bakit ganun? Tapos tawa sila ng tawa. Siyempre, sa hirap naman ng buhay, tsaka palagi nilang sinasabi sa amin, no, sige, kung gusto nyo magkaroon ng gaito, ganun-ganun, tumigil kayo sa pag-aaral, kukuha nyo lahat yan. Pero pag tapos naman kayo mag-aaral, sabi sa amin, you can buy everything you want. Yun naman sa amin noon. Parang pinamulat sa amin. Na of course, aside from doing some charitable works. So yun po, yan, ipadala na yung pera. Nandiyan na po yung pera. Kukunin na ng kapatid ko yung karagdagang pera. Parang maabot po ng, ay, ayoko na sabihin sa inyo. But I really saved that money. I really have to send that money just for you. Wala sa akin ang second thought. O, hindi ako nang hinayang na ipadala yun. Dahil para po sa inyo yan. I really offer that money for you guys just to show how much I love you, how much I care for you. Tsaka sabi ko nga, if I can only do 101%, I should have done it. Tsaka I really want to have the best for my channel. Not just for my channel, of course, for you guys, for you, my subscribers, my dear viewers, para po sa inyo lahat yan. Ay, akong isipin man ninyo na ganito, ganun, pabong. Hindi po, hindi po. Kung may pwede pong dagdagan ko pa yan, dadagdagan ko pa. Pero hanggang dyan lang po ang aking kakayanan. Kung masasobrahan ko pa, sabi ko nga sa kapatid ko kanina, oh, siguro baka bukas magpadala ulit ako. Kasi may limit po ang padala sa Western Union. I only use Western Union po. So, yun. So, kwan, titingnan ko kung sabi ko sa kapatid ko, sige, padala muna ako. Subukan ko magpadala uli bukas. Kasi per transaction, parang limit ko lang ay 1,000. That is my limit. Tapos, for the whole month is 2,000. So, nalampasan ko na yun. Yung limit na yun. Ay, parang yun nangyari no October. Then, nalampasan ko yun 2,000. Sunod-sunod yun. So, for this month, nalampasan ko ulit. So, I don't know what will be the consequence tomorrow. Pero alam naman nila, pag Pasko, medyo ako naman nila. Because they know that na syempre, mga padala, di po ba? Mga kapatid ko, wala pa akong pinadalang pamasko sa kanila. But they understand. Alam naman nila na si ate, parang talk ako naman kasi ay ano, sa New Year. Sa kuya at mga kapatid ko pong iba, ay sila po ay sa December. Unlike before, ginagawa po namin palagi ay, ano, since Sarah, as we can remember, mga bata pa kami, napapakain kami talaga December 25 kasi parang yung, parang offering po namin sa Efra yung sa mahal na araw na ano, as a gratitude of whatever blessings we have received for that year. So, yun. Pero since last year, yung pandemic nga, wala kami noon. Kasi, syempre, yung mga social distancing na yan. Tapos ngayon naman, sa Alaminos, medyo, mewan ko. Kung ano mangyayari, mga kapatid ko mismo nagsabi na huwag daw kayong pakain. Dahil syempre, kung may nangyari, or whatever, so kampa namin yon. So, I have, I have other things in mind na gagawin po ng Two Gathers One para po sa mga kabataan o kaya mga pamilya na baka pwede po namin matulungan sa December 25 or from December 20, within December 25 to January 1st po. Parang yun ang aking plano kasi kahit naman po na paano, makatulong pa rin po kami na kahit kunting halaga lamang nalalagay po namin sa isang parang gift bag. Halang po ang plano namin yung pamilya. So, yun po. Ako po yung talagang, I'm really, really so happy, guys. Hindi ko kalaan na sa loob ng 4 na buwan, the Two Gathers One will be monetized. So, ang dami-dami po. The first time I launched my channel, in 10 days po, nakakuha na ako ng 100 subscribers. So, I made really that projection. Makikita mo yung sa analytics. Kaya sabi nga ni Ate Juan, Ate Eng, yung as YouTubers, we should be aware of our analytics or algorithm ng channel natin, which is very true po, which is very, very true. From the very start po, I considered the algorithm and the analytics of my channel. Kaya I already made the projection that if my projection will really materialize, I projected that before the year ends, my channel will be monetized. Kasi makikita po natin doon sa algorithm, sa analytics po ng ating channel. So that was I have in mind. So I did all my best na talagang I have to meet that projection. So there are so many ways how you can meet your projection or algorithm, how you can analyze it. So makikita naman po, hindi naman basta-basta, makikita nyo ang flow ng chart or the symmetrical analysis po ng ating mga data.
So yun po, yun po nakuan ko po. Yun ang parang ginawa ko po para sa mga kasamahan ko po. Mga kaibigan na kagaya ko, na nag-umpisa. So how I did it. There are a lot of ways how we can make it. But tulad nga sabi ni Ate Eng kahapon when I was listening to her live, na as the tubers, we have to be what you call a sensitive, or we have to look into the algorithm or the analytics of our channel, which is very, very true. So nobody believe that. My friends, kahit mga kapatid ko, para sabi lang, oh, naku ate, mga iba nga eh. It took them years. So it took them years. But sa akin, when I try to look at it, I know, when you projected something, you aim for something, you have to find all the means to do it. Okay, ganun po. Ganun po. So, I met the right person, I met the right people, and I have you, my dear subscribers. Kaya po, yung projection po, I met it ahead of time. Kasi yung projection ko before the year ends. So, maraming salamat po. Kaya sabi ko sa sip-sip ko, ay, hindi ko pa rin pala nakakalimutan ang aking statistical analysis, ang aking statistics. That was my bread and butter when I was in the Philippines. Sa statistics po ako, at saka quantitative analysis of business. Kaya yun, so I just made this raw projection. Hindi ko naman masasabi scientific because pero mga data ko talagang first data. Yung, what you call that, talagang, ang data ko talaga ay... hindi mga raw talaga scientific data kasi nakita ko kayo sinabi ni Ate Eng Ingratia de Ortiz that as YouTubers o kahit yung mga luma na kasamahan natin yun po magkikinsend we have to watch out, we have to analyze our algorithm at saka yung analytics po ng ating mga channel, makikita po natin dun. So sana nga po may apply pa rin. Nagkakaroon pa rin ako ng scientific results of my data that you know, we can make all these projections. Kaya yung mga nasasabi, okay, talagang pinag-ipunan ko po to. So alam ko po na darating ang bago magpasko, I'm gonna share whatever I have, whatever together as one have. So yun po, as I said, and I will always say, now that my channel is monetized, the more you're gonna know who Tugaras One is, the more you're gonna know me, the more services and help Tugaras One we're gonna be offering. So, mahirap talaga. I realize mahirap talaga kumuha pala ng revenues sa ating YouTube as beginners. Pero kung ang ating po nasiisip ay ang pagtulong, magagawan at magagawan po ng paraan paano po tayo makakatulong. So yon tulad ng sabi nila, sige, magawa na palagi yung videos, mag-upload ng videos, masayan daw yung mga views. So sana nga po, you watch all our videos, lahat po ng mga YouTubers po. Please, share your time with us kasi tulungan po tayo. Kaya nga ako sabi ko, yung mga, dami ko mga pinapasukan mga LSLS, dyan, tsaka yung mga nagsasub, bago minsan, nakinilin ng lagas kasi ganun pala, there's a system. Hindi po yung kinakain ng lolo because, but we are doing a wrong, what you call that, steps. Kaya po, nawawala yung mga subs. So, nakita ko rin po yun. Kasi, I know it. Yung mga projection po natin. So, tinitignan ko yun naman ngayon because I really wanted to make projections based from my statistical analysis po. So, yun po. Thank you very much po. Thank you so much. Kita-kita po tayo sa Friday. Pinagtitingnan na ako dito. So, dito po ako ngayon sa 86 Suite. Diyan lang po sa tabi ang aking train pababa. So again, thank you very much. So I will see kung I can upload a video once a day or since medyo mahirap pa po ang kumukuha ng mga clips dito para magkaroon po sana ako ng vlog. Siguro wag na lang muna. So yun nga lang po. Tulad na sabi ko, thank you very much po sa inyong lahat. So yun, pakisubscribe po lahat ang kasamaan ko sa Pugos, Kalingap USA Group Organic Sponsors. Thank you kay Kuya Mel. Thank you sa mga housemates ko po sa bahay ni Kuya Mel. Nandiyan si Luigi Bucci, si Junsky TV, si Ate Nolly Ramos, si Lynn Moore, si Ate Perla Official, si Babes Loves, nandiyan po si Eric Salatoria. Ang dami po namin doon sa bahay ni, sa mga housemates po sa bahay ni Kuya Mel. Tapos mega shoutout din po sa
Kalingap Dubai, Kalingap Team Kalingap Helping Hands, ang Kugo, ang Kuos, Kalingap Japan, Kalingap Hong Kong. Sa lahat-lahat po ng mga miyembro ng Kalingap po. So, thank you po sa mga pagsuporta po ninyo sa Together as One at maasahan po ninyo. Ang Together as One po ay gagawin natin ang paraan para kahit paano ay makatulong din sa, ang Together as One sa inyong channel. Even just in our own little way, I hope Together as One can be of help to your channel as well. So don't hesitate. So, yun po. Again, thank you po. Siling Grata Ortiz, si Chumo Commander Churba, mega-mega shoutout po. Si Jolly Hogs, at saka si Intay Combate, mega-mega shoutout. Laki rin ang tulong naman yan sa akin, mga Jolly Huggers. So, lahat po, lahat-lahat. So, yung pangingista po, napuntahan ko po lahat dyan. Although, pagkatapos ka na ng ista, diba, minsan nalalagas. Mas marami pong nalagas kesa yung napangingistaan mo. Pero sa akin, it's okay. It's a charge to experience, diba? Kasi minsan naman, from out of that, you can meet people. Mega-mega lang shoutout, Weng. Sina Jane Grata, tsaka si Janet Ingrata. Mega-mega lang shoutout. Thank you talaga. Thank you talaga sa pag-shoutout ninyo. Though, ayoko na. So, maybe for the next issue, gusto ko rin banggitin, bakit naging issue po yung pagpapalipadag, papashoutout. Napakaganda pong panyo, napakaganda pong topic yung pagpapalipad at pagpapashoutout. Di po ba? Okay, so tulad ng sabi ko, okay, subukan kong bumaba. Titignan lang po natin kung hanggat may kwan po, hanggat may signal po, bababa na po ako. Pauwi na po. So yun, ay, tamang-tama, may sa elevator. Kasi minsan nag-elevator na ako pababa eh. Kasi, di ba sa pago ng trabaho? So, sayang din yung kwantan, yung energy. Kasi ito yung sinasabi nilang save energy. So yun po, ito. Ay, daling tao talaga. Talagang maraming tao dito sa mga. Lalo pa pagkwan, pag hindi talaga pag hindi ba itong may pandemic, talagang grabe talaga ang tao, sa dami ng tao dito. Yun po, kababa na po. So, naku, talaga po ako yung natutuwa po ako sa mga pangyayari na based from my projections, based from my analysis, sa flow ng aking analytics pa ng algorithm ng aking channel, I met my target ahead of time. Pero hindi po mangyayari yun kung hindi po dahil sa inyo. Dahil po sa pagsusubaybay, dahil po sa pagsubscribe, magpapalamod po ninyo na aking channel. At sa mga taong nakilala ko po, naging kaibigan, na naging pamilya, thank you po sa inyo. So, nandiyan ang train. Well, ay, hindi. Local naman yan. Hindi yan ang sasakyan ko. It's a local train. I have to take the express. So, ganito po ang style. pag sumakay po ng train, kasi parang po, konti eh. Rush hour po ngayon. Kaya tingnan mo kanyang kaula. Wala na po talagang social distance. So, usually po, pag hindi po rush hour, dito po ako nakatambay, nakatayo po. So, ganito po. Kasi, pag mag-stop po ako doon, sa tamang stop po, ay, tamang kontak po, pagdanhan. So, I will not walk. Wow. Pero ngayon po, dahil po rush hour, yun, wala na po kami yun. Wala na social distancing yung sinasabi. Talaga po pasawa yung mga New Yorkers sa sinaka doon. Ito po, wala na social distancing talaga. Naku, save your life. Siksik mo buhay po para makarating ka sa iyong balay. Kahit po hindi ka nag-social distancing, kahit po yung social distancing, mahabang. Ito po, ang train po, ang nakalagay po ay bilog. No? So, pag yung bilog na yan, ibig sabihin, local. Lahat po ng station ng train ay you gotta stop from all train station. So, ang hihintayin ko po ay yung delay. Delay ang kanyang express. Yun, tingnan niyo po, hanggang sa paharap po, medyo kumukunti ang tao. So, dahil gusto kong umupo, dahil gusto pagod sa trabaho, dahil pupunta po ako sa parking harapan ng train. Pero pagbabaan na po, medyo malayo-layo po ang aking lalakad. There is an Uptown Local 6 train to Kobe Park 2 minutes away. So,
tuwa talaga po ako. Tuwa-tuwa talaga. I cannot explain. I cannot contain myself. How happy I am na talagang... Pero nang nakita ko, nakalagay doon. Kasi palagi kong sinisilip-silip sa akin YouTube. Ano sa akin studio. Yung kung ilan na ako, ilang watch hours ko na, ganun-ganun. Ako, nung pala, bigla lagi ko na ako. Hindi siya lagi 4,000 something. Tuwa-tuwa na ako. Tapos bigla nakalagay doon, mga dapat kong gawin, ganun-ganun. So, ginawa ko. Parang natuwa lang ako. Sige, I have to do it. Parang bang... Pero nung nagawa ko na lahat, lahat-lahat na. So, with the AdSense, yung natanggap ko na yung parang AdSense, doon na ako na-shock. Sabi ko, parang, sabi ko, is this true? Parang gano'n, doon na ako talagang, doon sabi ko nga kay Mama Senya na nag-uusap kami. Sabi ko nga, sabi ko kasi si Mama Senya, when she received her AdSense, tama-tama naman ako noon, naka 1,000 subs, para sabay. But I don't wanna preempt her, yung celebration niya na may AdSense siya. Kaya, sa kwan ko nilagay sa akin, hindi ko sinabi sa grupo, hindi siya mo. Kasi, gusto ko, we wanted to say a word, yung excitement, yung happiness na na-AdSense na si Mama Senya. Tapos kagabi, nung sinabi niya sa akin, uy, have you been ganun-ganun, di ba ang feel? Sabi ko, oo nga, sabi ko, hindi ko na-feel kagad yun. Kasi parang, sabi ko, uy, parang, yeah, it happened. Sabi ko, parang napula na ako, hindi na ako mapupuyat, makakatulog na ako. Pero hindi naman pala, hindi. Parang napifeel ko tuloy, lalo pa ako mapupuyat. Kasi nakikita ko yung mga tumulong ko sa akin, may mga LS sila, ganun-ganun. Kailangan kang, I have to go. I have to attend kahit magta-thumbsack lang ako. It's not a reason for me that we have time difference. Kasi sila, kahit ganun ang nangyari, they still come to me. They still attend in my LS. So, ganun lang po yun. I shouldn't make the time constraint to block my, to stop me from joining their, or from watching their time, their LS. Kaya ganun, kahit ko na lang mag-thumbsack lang ako, mag-ganun-ganun. Ayan, Mami Joy, si Angie De Vera. Please lang po, si Angie De Vera. Pakipan po sa natin. Si Ate Yoli, Yoli Vlog. Medyo malilig na ako mga channel. Ako nga, hindi ko sinasabi ko. Ako, grade 1 pa lang ako. May diary from pa, grade 2. Ganun, promote natin, grade 3. Ganun ako dati. Talagang pinapan ko. Kaya, ako kung saan-saan ako napunta ang mga live streaming. Kaya sa Javier De Leon, alam niya yan. Nakaingis ako kung saan-saan. Talagang gano'n. Kaya sabi ko kasi, kaya ako naman ginagawa yun. Kasi I have my target time. Tsaka nakikita ko po yung flow. Yung flow po ng aking kwan, ng aking algorithm po ng aking channel. I really have to work it. Ganun po ang aking ginawa. Kahit na, parang sabi ko na nga na, parang sabi ko, Mama Senya, sabi ko, parang naisip ko nun, anak, hindi na ako magpupuyat. Sabi ko, kasi I still have to create, think what will be my content, diba? Pero ngayon pa lang, mas kailangan pagpagsigihan dahil you have to think also about the revenues. So sabi ko, ay, sabi ko naman na nangyayari sa train na yun, kasi ito na kayo, may mga delay-delay. Kasi minsan po, kasi yun na nga, kahit mahibaw, may hinila tayo dito sa loob ng car. Hindi po basta-basta pakikialaman yun. Ititigil na titigil po ng train operator and conductor hanggat dumating po ang paramedic. So wala pong makakahawak dun sa pasyente. Attention passengers, the train will be on the move again. Ang sabi? The train will be on the move again. Sabi delay. Saan pa yan? Ito yung problema. Kasi na underground po kami. Alam po ninyo, sa taas po nito ay mga nagtataas ang buildings po. Above the ground. We are underground. 963. Ano ito? Try to play up the golden door, please. Alis na sila, buti pa. Ba't ayaw nila i-close? Ito lang po minsan ang kalaban. Kasi ako naman, pag ganun ba ito naman, ano ba, you gonna drive your car or what? Mahal po ang mag-inipo ng sariling sasakyan dito. Party. Tapos, yun nga, doon sa traffic, hirap din. Kasi yung parking, hindi naman para sa atin yun na kahit saan. Pwede may parking sa akin mo. Hindi po. Ma-designated parking places po. Pwede ka mag-park, tsaka may time.
or hindi na po pinakita kayo. Sabi ko, hindi ko, I can't wait. I can't wait po yung sa Friday. Yun, malaki ba sa salamat rin po sa mga in-invite ko mga singers, si Adu, Lako, TV, si Mr. Gold Belly TV, Goldie Web TV, si Mr. Adu, Lako TV, Mr. Goldie Web TV, si XLRS, tsaka si Durante Ranches. Sila po ang mga kwan po, mga inipitahan ko mga guests. At marami pa po, marami pa rin pong aakyat na mga guests po natin during my live stream. So, bawat po, bawat activities po, may mga yan, nandiyan na. Hello. Hindi na po akong train approaching the station na raw, pero local. It's okay, makauwi lang. Hindi po ba? Okay naman eh. Tapos makauwi lang. Dito ganito talaga. Pag nagkaroon ng congestion, kaya minsan sasabihin na lang na may emergency ka.